ng chicken meatballs, green peas, asparagus, green pepper or capsicum, mushroom, diced potato, and carrots, gravy sauce, and onions, garlic, and chicken cubes. So ngayon, mainit na ang kawali. Lalagyan na natin siya ng mantika. Konti lang naman yung mantikang ilalagay natin. So ngayon, mainit ang kawali. Laging uunahin mga mami, ang pag nagluto kayo, laging nauuna ang onions dahil matagal itong maluto kaysa yung garlic dahil madaling masunog. So ganyan lang para lahat sila maluto. Ang bango. At isusunod na rin natin ang ating garlic ngayon. Pwede na natin siyang ilagay. Ito yung ating chicken cubes. Mamaya lalagay natin. Haluin muna. Susunod. Ito mga mami, chicken meatballs. So, lalagay ko yung chicken meatballs. Lahat. Para magisa ko siya. Ang bango. Ayan. Hahalu-haluin nyo lang. Kasama itong ating chicken cubes dyan. Mamaya matutunaw yan. Ganyan lang siya. At isusunod niya agad itong patatas or potato dahil medyo matagal ito. Kaya nilipisan ko lang yung hiwa ko para madali siyang maluto. Parang piprito-prito mo lang siya ng kaunti. At pwede mo nang isabay yung carrots. Ayan. Dahil medyo matigas din siya. Gisa-gisa lang muna tayo. Tapos mamaya natin siya lalagyan ng ating konting tubig at yung gravy. At isunod muna yung mushroom. Ito hindi ito mapapansin ng mga anak nitong mushroom. Dahil talagang lalambot yan mamaya. At talagang masarap siya. Napakabango. At ang asparagus, ilalagay na rin natin. Yung matigas munang parte ng asparagus ang ilalagay natin. Dahil ito mamaya, madali lang siyang maluto. Ito kasi yung pinaka-stem niya, mas matagal. Ayan, nagisa na natin siya at pwede nang ilagay yung ating green peas. Ayan. Halo lang ulit. Ngayon, pwede na natin isunod ulit itong asparagus na yung pinakadulo niya. At ang huli, itong ating capsicum. Mas maganda sana kung yung capsicum nyo o yung pepper ay makuha kayo ng red pepper. Kaso ang natira sa akin sa red ay yung green na lang. Para sana mas maganda pa ang kulay niya. So, ayan. Ay, kung maamoy niya lang ito ngayon, sobrang bango niya. So, ganyan lang mga mami. Halo-halo. Tapos, igigisa niyo lang siya lahat. Ayan siya. Pagkatapos, lalagyan niyo lang siya ng konting tubig. Para lumambot yung patatas at yung carrots pang iba.
So, tatakpan muna natin siya ng mga ilang minuto at babalikan natin. So, ito, mga ilang minuto, babalikan na natin ito dahil hindi natin siya pwedeng lutuin naman ng husto dahil magiging malabsa siya. So, ayun na siya. Ganyan lang. Wala na kayong ibang ilalagay dyan na pangtimpla dahil nilagyan ko na siya ng 2 chicken cubes. So, ang mangyayari ngayon, ilalagay na natin itong gravy sauce. Ito, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong gravy at pwede rin kayong mamili na. May gawa naman na rin siya. Ihulog nyo lang yan ng ganyan. Bago hahaluin mo lang siya at pakukuliin ng kaunti. At tapos na tayo. Hayaan lang muna natin siya dyan. So, ayan mga mami, naihulog na natin yung gravy. After mga 5 minutes, pwede na natin siyang tignan kung talagang lutong-luto na siya. At ready na yan. Titignan na natin siya kung talagang luto na. Wow! Tignan nyo naman ang ating gravy ay talagang malapot na. Ayan. Luto na siya. Pwede na. Pwede na natin i-off ang ating kalan dahil luto na siya. So, ayan na mga mami, ang ating chicken meatballs with gravy and veggies na para sa ating pamilya at lalo-lalo sa mga kids na hindi mahilig kumain ng veggies ngayon, mapapakain na sila pag nakita nilang ganyan niyang kasarap.